Okay, magandang umaga mga kabilabid. Tayo'y magkilaw muli ng ibang klasing sea cucumber na naman. Itong sea cucumber na ito ay tinawag sa aming lugar na bat pisot ito. O, iba yung kinilaw natin na bat noon. Bat bauno yun, si cucumber na bat bauno. Ngayon naman, oh, ibang klase ito, bat pisot ang tawag nito sa Bisaya. So kagaya rin ito ng bat bauno, mabisang pang detox ng toxin sa katawan natin ito. So ipapakita ko sa inyo mga kabilabid kung paano ito gawing kinilaw. So ang bat na ito, ay yung panit niya ay may mga parabang buhangin. Kailangan tanggalin mo muna yan bago mo ito gawing kinilaw. So kung gusto mo itong tanggalin, kailangan kang magkuha ng dahon ng papaya. Ito ay dahon ng papaya sa amin, no? Papaya. Kasi yung duga nito ay makatanggal ng parang buhangin na nasa panit ng balat na ito. Si cucumber na ito, balat pisot ito eh. So ano lang, kumuha ka ng ganito lang ka parami. At ano, parang punit-punitin mo ito. Ganun, oh. Lagay mo dito. Pagkatapos niyan, lagyan mo ng ano, yung tubig na mainit. Yung bagong ano ba, bukal, bago pa nagbukal ba? Ito ay isang tubig na mainit, oh. Ihalo mo. Ihalo mo ng ganito. Pangtanggal ito ng buhangin sa panit ng si cucumber na to. Ang tawag nito sa amin ay balat pisot. No, balat pisot. Ihalo mo ng ganito. Ganun. So matanggal na yung ano niya, yung parang buhangin na nasa panit niya. Ihalo mo. Pag marami yung ano, yung balat pisot, so sa kaldero na talaga. Ito, sampo lang ito eh. Kasi konti lang itong kikilawin natin. Haluin mo ng ganyan, ng ganyan. Hanggat matanggal yung ano niya, yung buhangin na nasa panit ng balat pisot o si cucumber. So itong kasi na nandito yan eh, nandito yan sa ano niya, dito sa balat niya. So matanggal siya dahil may ano ito, may katas na ano, parang ano itong kapayas. Ito kasi yung ginagawa sa mga fisherman eh. Mga pangtanggal ng ano. Ito, wala nang ano ito, wala na itong parang buhangin nandito sa panit niya. Wala na. So ang gawin natin ito, hugasan natin at hiwain pangkilaw na yan. Okay, nandito na yan, mga kabilabid. Yung bat pisot na tinanggalan na natin ng buhangin sa balat niya.
nitong paggawa nito. Masarap ito. Detoxifier ito ng katawan natin. Yung mga dumi na sa katawan natin, yung tinawag na toxin. Kasi yung toxin pala ay ano yan, Greek word pala yun. Ang English niyan ay poison pala yun, toxin. Dumi, dumi sa atin, hilo. No? Pero ano lang, kunti, no? Kunting toxin na sa katawan natin, pag ma-accumulate mo yung toxin sa katawan natin, mo ay magkakasakit na tayo niyan. So, kailangan makalabas yung mga toxin. Ang paglabas niyan, kakain ka ng bat pisot. Bat pisot ito eh. Sea cucumber, bat pisot sa Bisaya. Masarap ito mga kabilabid. Kahit wala pa itong ingredients, masarap na ito. Oh. Tingnan mo ako. Kakain ako, wala pa itong ano, mga lamas. Kung gusto kang manghuli nito, pumunta ka lang sa ano, sa Bahura o sa, dito sa amin, Pasig ang tawag namin yan. Nandun ito sa ilalim ng bato. Hanap ka ng bato ng kaya mong buhatin. Yung ilalim niyan, makita mo yung bat pisot. Kasi dito yan magtago eh, sa ilalim ng bato. O dyan siya. Buhatin mo tong bato, nasa ilalim siya. Yung bat bauno naman, yung sinabi ko na nandun siya sa ilalim ng yuta, no, yung lapok, mga 2 inches. Pag ganun mo, nandun yung bat bauno. Yung unang episode ko ng si cucumber. Ito, pangalawa na ito eh. Ibang klaseng bat ito eh. Bat na pisot. Nandun ito sa ilalim ng bato. Yung kaya mong buhati na bato at hawakan mo sa ilalim at ganunin mo, mahawakan mong bat pisot. At marami itong buhangin dito. Kailangan mo yung papaya, dahon ng papaya at saka initubig. Kung marami-rami na yun, so ilagay mo talaga yun sa kaha o kaldero ba. So doon mo sa ano, yung nag kumukulo na tubig, tanggal yung ano niya, no, tanggal yung buhangin niya. Kung kailangan, halu-haluin mo hanggang sa tingnan mo na wala ng buhangin. Dahil sa katas yan ng dahon sa papaya eh. Ganun lang magawa nito. Hindi ito masyadong trabahoso din. Okay. So, ang mga ingredients nito, kagaya rin sa bat na bauno. Sinabi ko noon. So, luya ito, tapos na itong hugas ng luya. So, iwahiwain natin ito na gawing maliit na kayang kainin. Yung masyadong maliit na talaga, oh, kayang kainin yan, di ba? Di ba, ang luya, maganda nito sa katawan, di ba? Pwede nang kainin yan. Lagyan mo rin ng sibuyas bumbay, ito tawag sa amin eh. Tapos na rin itong sinugasan na rin ito mga kabilabid. Kunin lang natin yung ano niya, balat, yung balat niya. Masarap itong si cucumber na to. Hindi ka mahirapan ito magano, manghuli. Kasi nasa ano lang ito eh.
parang isang dangong dagat lang o hanggang baywang mong dagat na kaya mong hawakan yung bato at buhatin mo, kakuha ka na nitong sikukumber na to. Bat pisot ito. Hindi na ito kailangan sisirin mo pa. At hindi ka marunong sumisid, makahuli ka na nito. Nasa ibabaw lang kasi ito, may bahura, may mga bato-bato, kaya mong buhatin, buhatin mo at hawakan mong ilalim. Huwag kang pabigla-bigla kasi baka may ano eh, may yung tayom. So kailangan dahan-dahan lang, dahan-dahan. Oh, kasi alam mo nang ano niya, katawan niya o pag ganun ay bat pisot na ito ah. Ganun lang 'yan. Hindi to mahirap kunin. Ito kalamansi oh, lagyan mo ng kalamansi. Mm-mm. Limang pirasong kalamansi ito. Okay. Yung ingredients natin ay loya, sibuyas bumbay, kalamansi, natural, may sili ito, no? Tsaka may pipino din. Itong pipino, kahapon, nagkilaw tayo ng shell. Lagyan natin pipino, ito ang kalahati niya. Kasi, ano na, hindi, kunti lang yung kinilaw natin. Hindi naman masyado maraming pipino ilagay niyan. So ito o pipino. Tapos na rin ito, hinugasan na rin ito. Okay. May kinilaw na tayong bat pisot o si cucumber din ito. Sa Bisaya ay bat pisot. Masarap ito. Haluan din ito ng asin at saka suka, kunting bitsin. Kunting asin, kunting bitsin, suka, ito na mga kabilabid oh. Ito na ang ating kinilaw na bat pisot si cucumber na mabuti din ito sa katawan. Sabi kong detoxifier ito, palabas yung ano natin, yung mga dumi sa katawan natin pagkakain tayo nito. Masarap ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na lang ang bell para yung ibang video ko ay makikita mo. Salamat mga kabilabid. I love you all.